Hello mga ka Gigi. Ayun na nga, so may hindi magandang nangyari kahapon. So nasa work ako, tapos minessage ako ni King. Sabi niya na aksidente daw sila ni Ziki, na dulas sila sa snow. Kailangan nila pumunta kay Kuya Dudong and kay Ate Inday. So sinundo sila sa bahay. Tapos nun, yung pagsundo sa kanila dun sa pinakaharap ng bahay nila Ate Inday, nag-stop si Kuya Dudong. So bababa na sila. Si King bumaba, tapos kinarga niya si Ziki. Tapos yun, paglakad niya, nadulas sila dun sa snow. Sobrang dulas dito ngayon mga ka-Gigi. Sabi namin sa mga previous vlogs namin, talagang sobrang dulas talaga. Tapos karga ni King si Ziki. Binitaw mo ba si Ziki, babe? Nabitaw, na ano ko? Na, parang ibinato, parang binitawan niya si Ziki, kasi kung hindi, parang sabay sila malalaglag ng sabay sila babagsak ng una ulo. So binitawan niya si Ziki, pero ang tumama sa kanya ito yung baba. Ang tumama pala, natapos na pagkat niya yung dila niya. So ang tumama pala kay Ziki mga ka-Gigi, yung baba niya tsaka yung lips, may sugat, tsaka yung lips. So merong sugat si Ziki dito mga ka-Gigi dito, tapos yung dila niya meron din sugat, so nagdugo. Tapos si King, sunod siya bumagsak. Tapos na-twist ni King yung ano niya, right knee, yung tuhod niya, na-twist niya. So una, ayun, nakakalakad pa siya. Tapos habang paggabi, yung gabi na, ayun na, namagana. Tapos hindi na siya makalakad mga ka-Gigi. Hindi mo talaga masasabi ang aksidente. So ngayon, hirap na hirap si King maglakad. Iika-ika siya. Tapos si Ziki, meron siyang mga ano, sugat, pero at least medyo okay naman siya. Tapos yun mga ka-Gigi, ngayon pupunta kami sa ospital. Pupunta kami sa ospital para ma-check yung tuhod ni King, kasi hindi nga siya nakapasok ngayon. Dapat may pasok siya ngayon mga ka-Gigi, kaya lang hindi talaga kaya dahil grabe, hirap talaga siya maglakad. Oo, hindi talaga siya makabangon. Kaya ngayon lang din ako nakapag-vlog, kasi talagang ako yung ano niya, suporta niya, kumbaga parang ako yung ano, dinadantayan niya, ako yung tinutulungan ko siya tumayo, ganun, maglakad. Sobra talaga mga ka-Gigi, grabe. First time nangyari to kay King, na talagang mapapa-hospital pa dahil yun nga, nadulas. Sobrang dulas kasi dito, nakakainis. Tapos kaya ako, 'di ba, kung makikita niyo sa mga previous vlogs, kahit anong bagal pa yan ang paglalakad ko, wag lang ako madulas, kasi sobrang dulas nga. Syempre ayoko madulas, ayoko ma-injured. So ngayon injured si King. Pupunta kami ngayon ng doktor, nagpa-appointment kami kanina, ha? Nagpa-appointment kami kanina, tapos magpapa-X-ray siya ngayon. MRI. Basta kung ano sabihin ng doktor mga ka-Gigi. So hindi mo talaga masasabi, hindi ko alam. Sobra talagang kahapon, nasa work ako, late niya na sinabi sa akin na naaksidente sila, mga ilang oras na nakalipas. Sabi ko sa kanya, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sabi niya ayaw niya daw ako mag-alala kasi nasa work nga ako. Pero yun, hindi ko rin natapos yung work ko mga ka-Gigi. Umuwi rin ako ng maaga. Actually medyo patapos na naman yung work ko, pero umuwi na ako ng maaga. Kinausap ko yung mga ka-work ko dun sa hotel. Sabi, in-explain ko kung ano nangyayari. Tapos ayun, sabi nila, umuwi na nga daw ako. Kasi natapos ko na naman lahat. Nakapaglinis na ako. Ganun mga ka-Gigi. So ngayon on the way na kami. Update ko kayo pagdating namin. Kailangan mo rin mag-update kayo. Oo. So mamaya, meron akong pasok dapat. Pero hindi ako makakapasok dahil syempre, kailangan kong alagaan tong mag-ama ko.
Siyempre, ako lang naman ang ako yung mag-aalaga sa kanilang dalawa, kaya hindi ako papasok. Pati bukas sa weekend, hindi ko alam, hindi ako makakapasok dahil siyempre kailangan ko sila alagaan. So, update ko kayo ulit mamaya pagdating namin dun sa ospital, mga ka-Gigi. So, nandito na kami, mga ka-Gigi. Nandito na kami sa doktor, sa ospital. Bale, nauna na si Keng dun sa loob kasi late na siya. Late na siya para sa appointment niya, kaya nagmamadali siya. Tapos, naiwan muna kami dito ni Ziki sa loob ng kotse. Ayun. So, mamaya-maya, tignan natin kung makakapasok tayo dun. Kasi, hindi ko alam kung safe ba na, dapat, kung safe na pumasok ba kami ni Ziki dun or ano. Pero, ayun, nandito na kami. Tapos, ayun siya, oh. Yan, mga ka-Gigi, entrance. So, yun, mga ka-Gigi. Wala pa ako halos tulog. Parang ang bigat-bigat ng ulo ko kasi kahapon may work ako, panggabi ako. Tapos, mga 10:30 na or mga 11 o'clock na ako ng gabi nakauwi. Tapos, ayun, nakatulog kami. Nakatulog ako siguro mga 1 na ng madaling araw. Tapos nagising ako ng 5. Kasi ginising ako ni King dahil nga sabi niya gusto niya na magpadala sa ospital. Sabi niya gusto niya na magpadala sa ospital para ma-check yung tuhod niya. Ayun, mga ka-Gigi, kaya medyo lutang pa ako ngayon. Pasensya na kayo. Kung ganito, medyo wala ako sa sarili ko kasi ang dami nangyayari. Sobrang dami nangyayari ito. Pasimula pa lang yung araw namin pero sobrang dami na nangyayari. So, sana namang pagsubok sa amin to, mga ka-Gigi. Alam ko malalampasan rin namin to, kaya ayun, may nangungulit na dito. May batang nangungulit na kung ano-ano ng mga ginagawa nito dito. Ayan na si King, mga ka-Gigi. Naka-ano na. Nakasaklay na siya. Ha? Ano? Ano sabi? Kailangan mag-MRI bukas. Bukas? 8:45. Ayun lang schedule eh. 8:45 ng gabi. Pero kailangan mga ano, 30 minutes earlier nandun na ako. So, binigyan ako ng 2 weeks. Para ayan, mag-recover. Hindi, pero ano pa yun? Malalaman pa. Depende pa sa ano, sa MRI kung ano yung ano na. Ganon. Depende pa kung ano yung result. Yan na, let's go baby. So yan, mga ka-Gigi, ngayon nandito naman kami sa work ni Keng. Ayun, nakatulog na yung si Ziki. Nakatulog na. Kasi maaga siya nagising. Tapos ngayon nandito kami sa workplace ni Keng kasi ibibigay namin tong ano niya. Ano yan, babe? Yung pinaka-ano niya, Todis Tus or yung Laki rin Todis Tus. Yung parang doctor certificate. Kasi kailangan yan, mga ka-Gigi, patunay na talagang nagpa-check up siya. Ayan, yun nga, 2 weeks daw ang minimum. So, titignan pa, i-MRI pa siya bukas, mga ka-Gigi. Grabe, kung isipin mo, sa lahat ng vlog ko, layo nagsabi, mag-ingat kayo, madulas, biglang saan mangyayari. Kasi nag-melt na yung mga snow eh. So, dapat doble ingat paglalakad. Dahil mahirap ma-disgrasya ngayon or ma-aksidente. Dahil sobrang daming tao sa ospital siguro ngayon na, whoops! Diba? Hindi mo talaga masasabi. Kahit gaano kakaingat. Mga ka-Gigi, grabe, diba? Talagang bawat vlog namin, sa lahat ata ng vlog namin, meron kaming ganong eksena na, grabe, sobrang dulas. Ang dulas, mga ka-Gigi, ang dulas. Pinapakita namin sa inyo talaga na madulas. Tapos ako ilang beses na ako muntika na madulas pero hindi natutuloy. Thank you, Lord. Tapos yung pala yung mag-ama ko yung mag-aano. Sila King at Ziki pala yung madudulas. Grabe. Ayun, so, ito yung ano ni Ziki, mga ka-Gigi. Oh, meron siyang ano. Ayun, oh, nakita nyo. Meron siyang sugat. Yan yun. Tsaka sa dila. Nakagat niya yung dila niya. Tapos dumugo. Yan. Kawawa naman. So yan, mga ka-Gigi. Dadali natin tong ano.
paper doon sa loob. So dahan-dahan lang ako kasi natatakot nga ako baka. Natatakot ako kasi baka ako rin madulas ako. So dahan-dahan lang tayo. Grabe, ang daming tao. Busy sila. He's injured. Okay. Yes, thank and you. His toe disease. Yeah. Oh my God. How long is it going to be? Doctor said gonna be like minimum of 2 weeks. Oh no. So I know. The doctor said you have to rest. Yeah, yeah. So yeah, and tomorrow he has a MRI. Okay. Yeah. Yeah. So let's see from there if he has fractured. So luckily they are both okay. Like of course Ken is hurting, but like nothing really big happened. Yeah. Bye. Bye. So mga ka-Gigi, ito na yung take-out namin. So yun, ang bait ng mga ka-work ni Keng mga ka-Gigi kasi talagang nalulungkot sila sa nangyari kay Keng. Pero wala tayong magagawa kasi nangyari talaga ang aksidente. Hi mga ka-Gigi, ngayon magmumukbang kami kasi nakuha na namin yung ano. Silang nagayon? Nakuha na namin yung food namin doon. Kanina, diba? So, nag-stop muna kami para kumain kasi gutom na kami. Nag-park muna kami dito sa may Kalasata, may area kung saan kami nakatira dati. Para sa magandang view. Pero itong ano, van sa gilid namin, Agaw Trip, hinarangan yung view mga ka-Gigi. Biglang nag-park din. So, di na namin mapakita sa inyo yung view kasi meron dito magandang bridge. Papakita ko sa inyo ang ganda. So ito, habang kanina kinain na namin kaya nabawasan na. So ito yung ano nila, burger lunch nila sa Roslyn kung saan nag-work si Keng. Lunch burger. So tag-isa kami, nag-order lang kami kay Leo. Thank you Leo. Salamat sa pa-burger at fries. Kaya lang walang ketchup mga ka-Gigi. Tulog si Sugi. Kain tayo mga ka-Gigi. Wala tayong tissue. Ano yung burger? Tissue. Hindi ka umuha. Yung burger mga ka-Gigi. Parmesan, mayo, caramelized onion, bacon, cheese. Yung burger patty lettuce, nila. Tomato. Lettuce, tomato. Ayun mga ka-Gigi. So tikman natin. Laki ah. Chali. Harap. Malalasahan mo yung ano niya, no? Kasi yung patties namin, ano siya, charcoal. Grilled. Charcoal grilled. So, malalasahan mo yung smoky flavor. So, yun na nga mga ka-Gigi. 2 weeks magpapahinga si King. Diyos siya mag-work. Sabi ng doktor, yun yung minimum na mabibigay niya kay King. Pero meron pa ako, ano, MRI. May MRI. Depende pa. Malalaman pa yung result. Pero ayun yung minimum na mabibigay sa akin. Pwede pa madagdagan. Ah, pwede pa madagdagan. Pero sabi niya worst dun, daw ano, 2 months, 3 months. My God. Tapos tinanong niya dun sa doctor kung paano pag medyo okay na siya, pwede na ba daw siya mag-work. Tapos sabi ng doctor, hindi daw, magpahinga daw siya. Workaholic yarn. Kasi iniisip rin ni Keng mga ka-Gigi yun dun sa work nila. Siyempre, siya lang yung pinaka-inaasahan ni Ansi, yung head chef niya. So, ngayon,
para ba silang napilay nung nawala si Keng, mga ka-Gigi. Pero tapos ano, explain mo sa kanila kung ano yung sa Finland. Pag nagkasakit ka, sagot ng company yung ano, sagot ng company yung gastos mo sa hospital, yung pang MRI, mga X-ray, may gamot, mga ganun. Mm-mm. Yung MRI niya, mga ka-Gigi, grabe. Magkano? 450 euros. Magkano yun sa atin? Pero sagot ng ano nila, company. May insurance sila. Hmm. So, bawat company dito, mga ka-Gigi, may insurance. Para just in case, may mga nangyaring ganun, aksidente or nagkasakit yung mga employees, meron mapagkukuhaan ng tulong yung company, which is yung insurance. Ayun yung kagandahan dito sa Finland, mga ka-Gigi. Kaya, sobrang ganda nung ganong system. Ayun, so yun. Yung saka yung ano, sabi mo, ano, may bayad pa rin, kahit ano. May sweldo pa rin. Wala pa ako. So mga ka-Gigi dito, kapag Cyrus Loma or sick leave, for example, nag-absent ka ng 5 days, bayad pa rin yung 5 days na yun. Nag-absent, nag-Cyrus Loma ka, nag-sick leave ka ng 2 months, bayad lahat yung 2 months na yan. Ganun ang ano dito, kagandahan dito. So si Keng, ngayon, sinabi ng doktor na 2 weeks siya magpapahinga. Yung 2 weeks na yun, bayad yun ng company. Pwede pa madagdagan, depende pa sa MRI niya, magiging resulta ng MRI niya bukas. So, basta meron kang katibayan or doctor certificate na magpapatunay na nagkasakit ka, na-injured ka, ganyan. Basta meron kang ganun na todistus or doctor certificate yun, babayaran yun ng company. Pero, mga ka-Gigi, sinasabi ko to, ano to ah, yun sa mga ano na sa company, siguro more than mga 3 months na ganun. Mm. Pero pag mga bago ka lang, 1 month ganun, ano, unpaid pa yun, syempre, wala naman ganun. Parang, kumbaga, parang medyo pag 3 months or after 4 months ka na, kasi parang yung 1 month, 2 months, trial period pa lang yan eh. Pagka after no, Cyrus Loma ka or nagkasakit ka, babayaran yun ng company. Huwag kayo mag-alala, mga ka-Gigi, kasi hindi naman kami parati kumakain ng ganito. Ngayon lang kami kumain ng burger. Every other day lang. Tsaka hindi ko ito mauubos kasi ang laki. Nakakabusog na busog na ako dun sa fries. Ubusin niya yan off-cam. Tapos, dun pala, sagutin na natin yung ano, babe. Yung nagkatanong kung bakit wala na tayong kotse. Yung wala na ba tayong kotse. So, ayun mga ka-Gigi, gusto namin sagutin, merong isang ka-Gigi na nagtanong kung bakit wala na ba daw kaming kotse, bakit nagko-commute na lang daw kami. So, ang totoo niyan mga ka-Gigi, talagang wala na kaming kotse. Hindi naman namin yung dinidenay. Kaya nga nakikita na nagko-commute tayo, nagtitrain tayo, nagbabus, di ba? Wala na kaming kotse. So, binenta na namin. Binenta na namin yung ano, dati namin kotse. Kung alam nyo yung, kung napapanood nyo yung dati naming vlogs, meron kami sasakyan, pero binenta na namin kasi parang naisip namin, since malapit lang kami sa train station. So, nakaka-save kami almost mga 500 euros per month. Mm-mm. Sobrang laki. Parking, gasolina, yung sasakyan mismo, car tax, insurance. Dito kasi gastos. Sa Finland, mga ka-Gigi, sobrang magastos ang may sasakyan. So, inisip namin yung 500 euros na yun, edi save na lang namin, pang travel na lang namin. Mm-hmm. Totoo. Punta kami sa Europe or mag-save kami ng money, pauwiin Pilipinas, pamasahe. At least, marami pa kaming magagawa dun sa 500 euros na yun, diba? Kasi mga ka-Gigi, hindi dito simple bumili ng kotse, basta ka lang bibili. Hindi. Gas, mahal. Unang-una, gas. Kailangan mo magbayad ng tax. Tapos yung insurance. Kailangan, hindi dito pwede walang insurance ang kotse dito, mga ka-Gigi. Number one yun. Makikita nila yan kung walang insurance ang kotse mo. Sobrang higpit nila dito. At ano yun? Maintenance. Maintenance, mga ka-Gigi. Siyempre, may maintenance sa kotse. Kailangan magpalit ng winter tires. Mm-mm. May summer tires din. Mm-mm.
Ganon, mga ka-Gigi. So, practical lang kami. Nagiging practical lang kami. Tapos, parking mo pa. Magbabayad ka pang parking space. Depende pa yun kapag may bubong or wala. Mm-mm. Pagka walang bubong, medyo mura. Mga 25, 20 euros. Pag may bubong, mga 50 to 100. Mga ganyan. Tapos nun, libre pa yung travel card ko. Oo, yun. Kaya, yung bago pumasok si Keng dun sa work niya na yun, nakipag-deal siya, napapasok lang ako kapag binigyan niyo ako ng free na travel card. Tapos, umuho agad yung ano, si Tapos Ansi. Sa ano namin, sa company namin, ako lang yung meron ganun deal na libre yung ano travel card. Oo, si Keng lang, mga ka-Gigi. Siya lang yung may ganung deal. Wala kang makikita na ganun dito, mga ka-Gigi. Binigyan lang talaga siya ng ganung deal kasi gustong-gusto siya nung head chef, which is si Ansi, mga ka-Gigi. Nakilala nyo na sa mga previous vlogs namin si Ansi, yung head chef ni Keng na masumit. Na medyo strict, na parang hindi nagsasmile kasi ano yun, very Finnish yung ano niya, ugali niya, ganun talaga mga traditional Finns, mga ka-Gigi, ano sila, isang tanong, isang sagot sila, ganun, tas parang hindi sila nagsasmile, ganun, kundi mo sila papansin, hindi ka nila papansinin, kundi mo sila kakausapin, hindi ka rin nila kakausapin, ganun yung ano attitude nila, mga ka-Gigi. Pero mabait naman si Ansi. Naalala ko yung una, bago pa lang yung bago pa lang doon si Keng, tapos parang ano, pinakilala ko ni Keng kay Ansi, tapos parang sabi ni Ansi sa akin na sobrang saya niya daw kasi pinili nung, ni kasi yung time na yon, ang daming offer sa akin. Mm-hmm. Tapos may offer ako apat na restaurant, wala pa doon yung kay Ansi. Tapos biglang nung magsasign na ako, nakapili na ako doon sa apat, biglang tumawag sa akin si Ansi na sabi niya biglang kailangan niya daw ng ano, nung sushi. Ubus mo na? Ha? Hindi, nahulog. Tumangapon. Ubus na na. Hindi ko masyado na kain. So, yung time na yun, kailangan ni Ansi ng sushi. Si Keng agad yung kinontak niya. Sabi niya, wala na akong ibang maiisip na sa position na to kundi ikaw. Tapos, sabi ni Keng, pag-iisipan niya kasi may offer din siya. Marami siyang offer. Tapos yun, hanggang sa kinulit siya na kinulit ni Ansi, tapos nakipag-deal na. Magkano yung offer mo? Magkano yung ganito? Sige, ano? Ganito. Basta libre yung travel card ko. Tapos yun, mga ka-Gigi. Tapos pati yung ano ko libre. Pati yung pagkain sa restaurant. Walang bayad, mga ka-Gigi. Tsaka, pwede ako mag-uwi kahit anong gusto kong i-uwi. Parang gano'n. Kano yung sobra. Alam nyo ba, hindi naman sa pagmamayabang. Pero grabe, sobrang sawa kami ngayon sa steak. Mga ka-Gigi, grabe. Alam nyo yun, Black Angus. Ano pa ba? Entrecote. Tapos nakapag-wagyu kami, mga ka-Gigi. Sawa na kami sa grabe. Ano na lang. Sawang-sawa kami sa beef. Nakakamiss naman isda. Oo, samantalang dati, sabi ko nga kay King, dati pag anniversary lang namin, tsaka ako bumibili ng once steak. Once a year. Once a year na kami nakakain ng steak. Tapos yung mumurahing steak pa binibili ko sa Lidl. mga tiga, ano, 7 euros, 10 euros. Mga ganun. Mahal na ako. Nasa ko, ano ba yun? Sige, okay lang. Minsan lang naman kasi anniversary namin. So, gusto pagkain ko natin, lang, sobrang tigas pa rin. Gusto ko sobrang special lang pag anniversary namin. Siyempre, minsan lang ngayon Bili tayo ng Siopaw. Siyempre, minsan lang yun, mga ka-Gigi. Kung may Siopaw lang dito, special eh. Special pala gusto. Hello. Ayun, mga ka-Gigi, ganun. Ganun yung ano. Hindi na ako nakakain kasi panay ako. Panay dal-dal ko, eh. Shoutout pala kay Inday tsaka kay Caleb. Kay Eileen Caleb. Dahil nagmukbang kami sa kotse nila. Siisi nila maglinis. Car mukbang. Kaya yun, mga ka-Gigi, sa kanila kami nang hihiram ng sasakyan. Kay Ate Inday tsaka kay Kuya Dudong kasi. Tsaka hindi naman namin kailangan talaga ng kotse. Kasi nga, sobrang lapit namin sa train station. Very accessible yung mga ano dito. Tapos, public transport. Tapos wala, nagagamit lang namin yung weekend lang, no? Mm-mm. Pag weekdays naman, ginamit mo sa work, talo ka dahil sa traffic, gas. Sa gas, parking. Mm-mm. Tapos pag ano pa, pag rush hour pa, sobrang daming sasakyan, so nagta-traffic din dito. Pero, titingnan natin, mga ka-Gigi, hindi rin natin masasabi. Ayaw rin namin magsalita ng tapos. Baka, syempre, kailangan rin namin sasakyan, ganun. Pagka
binigay ni Lord, di ba? Yes. Siyempre, ano, ganon, tatanggapin namin. Pero sa ngayon, ayun, wala kami sa sarangan. Pasyal-pasyal muna. Laad-laad muna. At least, di ba, napapasyal namin kayo sa iba't ibang klase ng public transportation ng Finland. Nakikita nyo, ah, ganun pala sa ano, Finland, kung paano yung train, paano sumakay ng train, tayo, ng masa. Bus. More on, ano tayo, masa. Mm-mm. Pang masa tayo, hindi tayo ano, private. Public, let's go public. Mm-mm. So, Huwag na ako. Tapos dito mga ka-Gigi, wala silang ano, reseta, yung magre-reseta parang sa atin, di ba? Re-resetahan ka ng doktor, wala na ganun. Online na lahat dito mga ka-Gigi. Isesend ng doktor sa system. Pag nagpunta ka pharmacy, papakita mo lang yung Kela card mo. Pakita mo na. Pakita ako na eh. Yung Kela card mo, papakita mo lang. Tapos, makikita na nila doon kung ano yung gamot na, ano, kailangan mo. Ganon dito sa Finland, mga ka-Gigi, grabe. Sobrang galing. Kasi sa Finland, ang population dito, ano lang, 5.5 million. Mm. Kaya, ano, lahat ng nakatira dito, may record sila lahat. Siguro sa atin, ang hirap gawin nun. Kasi ang dami natin eh. Ilan ang, ano ngayon, 110? Bawat... 100 plus million, no? Bawat tao dito, mga ka-Gigi, meron tinatawag na henkilotunus or social security number. Yung birthday mo, 3 digits, tapos 1 letter. 3 numbers, 1 letter. So, lahat kami meron nun, si Keng, si Ziki, ako meron. Bawat tao dito sa Finland meron nun. So, pag-residente. Pag-residente ka so, dito. So, pag pinakita mo yung card mo or ano mo, makikita nila doon lahat ng mga record mo. Mm-mm. Kung nagbayad ka ba ng car insurance mo, nagbayad ka ba ng ganito, may kaso ka ba sa ganito, yung mga ganun, lalabas lahat ng record mo doon. Nakikita yun lahat. Saka nakatira, saka nagtatrabaho, ano yung mga pinagtrabahuhan mo, magkano sinasweldo mo, doon nila makikita yun. Mm-hmm. Nakikita talaga nila lahat mga ka-GG, hindi ka dito pwede magtago. Mm-hmm. Tsaka kasi kaya ganun rin kaganda sa tingin ko yung mga ano dito. Malalaman nila kung Marites ka o Tolits ka, yung mga ganun. Kaya... Ganun rin kaganda dito mga ka-Gigi kasi ang taas din naman na nagbabayad rin naman kasi kami ng tax mga ka-Gigi. Actually, maano yung tax dito? Depende sa sweldo mo. Malaki ang tax dito mga ka-Gigi. Mas malaki siya na sweldo mo, mas malaki tax mo. Tama. Kung nagdo-double work ka, siguro tax mo mga 30%, 25%. Depende pa kung magkano kalaki. Kailangan mong i-declare. Dahil dapat dito lahat legal, bawal yung mga illegal. Mga under the table, yung mga ganun. Kaya mostly dito, card na lahat, bihira magbayad ng cash, ganun. Kaya ano, kaya din ano eh, walang hold upper dito eh, dahil pag nang hold up sila, walang ano eh, walang cash eh, card lang eh. Wala rin. Wala silang makukuha ng pera. Hindi kami nagka-cash dito mga ka-Gigi. Puro card lang, swipe lang. Tatap mo lang. Tap lang pala. Mm-mm. Ganun dito sa Finland. Maganda weather natin today mga ka-Gigi. Sunny day. Finally. It's a beautiful sunshine. Tsaka mga ka-Gigi, kung magtataka kayo, baka may magsabi sa inyo bakit nakakapag-drive pa si King if bilay siya. Kasi ito lang, ito yung injured tsaka, niya. Oo, madali lang i-drive to. So, paa lang gamit, ano naman tomatik. Tsaka hindi naman tuhod yung pinapang-drive ko. Paa naman. Kaya nakakapag-drive siya. Kasi sabi niya baka may magsabi dyan, may mag-comment sa inyo na bakit siya. Magbabash dyan, no? Alam mo, meron at meron yan. Mm-hmm. Hindi mo natin maiwasan yun eh, pero... Laban lang. Part ng buhay yan. So, laban lang. Yan mga ka-Gigi, oh. Yan yung madulas. Tingnan nyo. Sobrang dulas talaga, as in. Ito na. Bakit yung patusok? Pilay na.
pilay. Injured yarn. Sobrang bulas talaga mga ka-Gigi. Grabe. Kaya maganda rin may stroller. Kasi guide para ano. Parang ano. Hindi ka madulas. Hawakan mo. Yung si King O. Dito na kami kila Ate Inday. Sinoli namin yung kotse. Suse, babe, na sa'yo? So, yan pa ka Gigi. Mga ka Gigi, dito daw nadulas si King. Tsaka si Ziki dito. Sa part na to. Kasi sobra talagang dulas mga ka Gigi. Yan. Sup na kami. Tamig. Hi mga ka-Gigi, nandito kami kila Ate Inday ngayon. Yan, so tambay muna kami dito. Nagluluto si Ate Inday ng food namin. Magluluto siya ng pansit kasi grabe nagka-crave ako sa pansit niya. Gustong-gusto ko ng pansit kaya magluluto siyang pansit. Dito muna kami kasi wala naman nga ang pasok bukas dahil nga wala kaming pasok dahil nga itong mag-ama ko ay injured. Tapos si Keng nanonood siya ng vlog namin. Pinapanood niya yung vlog niya. Hindi ko napapanood ito. Si Ziki, oh. Ay, sige, baba. Ziki, sit down. Good morning, mga ka-Gigi. Good morning, mga ka-Gigi. Gumaling na. Ayan. Ito na yun yung update ng Tower ni King, ha? Buti, grabe. Ang kapag ko, ha? Buti, grabe. Mga ka-Gigi, mag-ano tayo? First time ko lang yun. Ano kasi binibili ko, eh? Siya, hindi ko. Ano kasi binibili? First time ko maglinis nitong ano. Ginugel ko muna. Nitong baby octopus. Ayan, o. Tingnan natin kung magagawa natin. So, dito mo na lang siya lumutuin, Sel. Pakita ko sa inyo, ha? Dito mo na lang siya lumutuin. Oo, dyan. Yes, tana naman dito sa amin. Mm-hmm. Mm-hmm. Sabi, ano, ganyan daw. Yes, tana si Nelson Hall, yan. Ano mo, buka mo, tapos tatanggalin mo yan. Yan, yun. Bigyan ko kaya yung kapitbahay ko dyan? Mm-mm, bigyan mo. Matanda, gusto nila itong mga ano eh. May rice. Kay Kalil.
Kasi may naligaw na isda. Naligaw eh. Sa dulo. May naligaw na isda sa dulo. Sa kanya. Kaya mo. Sa'yo na siya, si Iki. Three days ko ulam yan. Pata. Ang galing magbalat ni Kuya Dudong, oh. Wala naman eh, siyempre. Ikaw ba naman, dad? O ba naman, araw-araw ulam mo, shrimp? Ano? So ngayon, mga ka-Gigi, tuturuan ko kayo ng kung paano magluto ng chicken curry. May iba-iba tayong way kung paano magluto ng chicken curry. Kaya ako, ito yung way ko. Ito yung way ko kung paano magluto ng chicken curry. Sana magustuhan nyo. So yan, naglagay lang ako ng cooking oil sa pan. So itong pan namin, ano to? Teflon. Non-stick siya. Hintayin lang natin, uminit. So una kong lalagay, mga ka-Gigi, is onion. Onion, mga ka-Gigi. Hindi na ako naglalagay ng garlic. Kasi wala kang garlic. Kasi wala kaming garlic. So, kung ano lang yung available sa kusina nyo, yun lang yung gamitin nyo. Yan, mga ka-Gigi. Pag nag-translucent na yung onion, ganyan. Saka natin lalagay yung curry powder. Yan. Sabi ni Keng, sabi daw sa kanya ng chef niya, ni Chef Ariel, na ang secret daw sa pagluto ng curry ay kasama mo sa gisa para ma-infuse sa oil yung pinaka curry, ano, curry flavor. Yan. So, gigisa natin yung curry kasama ng onion para nga ma-infuse yung flavor ng pinaka curry natin, mga ka-Gigi. Yun daw yung secret sa Indian cooking. Tapos yun, mga ka-Gigi, yung next na natin is yung chicken. Ito, ano na siya, meron na siyang lasa, marinated na siya. So, hindi natin kailangan ano, lagyan ng maraming pampalasa kasi templado na siya. So, hahaluin lang natin. Tapos, mga ka-Gigi, next ay carrots na. Carrots na yung next. Pwede nyo rin siya lagyan ng patatas, mga ka-Gigi, pero wala kaming patatas, kaya dahil carrots na lang nilagay namin. Mga ka-Gigi, next dito, lalagay natin. Kakanggata, mga ka-Gigi, dapat yung gamitin, pero kami, wala kaming gata, kaya gatas ang gagamitin ko. Or pwede rin cream, mga ka-Gigi. Wala kang gata. Kung ano nga yung available sa bahay nyo, sa kusina nyo, yun naman, magagawa naman ng paraan yun kung madiskarte ka lang. Tapos, hinaan natin yung apoy into medium-low heat. Cover natin, simmer natin for 2 minutes kasi luto na naman yung chicken ko, so madali na lang siya. Tapos ito, mga ka-Gigi, ito yung slurry, kung tawagin. Gumawa lang ako ng slurry. So, ang mixture lang nito is water tsaka cornstarch or flour. Para lumapot yung pinaka chicken curry natin. Kasi wala nga tayong gata. Kaya gatas lang ginamit natin. Kaya kailangan natin itong pampalapot. Yan, lagay na natin yung ating slurry. Lagyan natin ng patis, mga ka-Gigi. So, depende sa inyo yun kung ano yung panglasa nyo. Yan, lagyan natin ng patis. Tapos, paminta. Konting sugar, mga ka-Gigi. Tapos, mga ka-Gigi, lalagay mo na yung padron peppers, red bell pepper, tsaka yung talong, mga ka-Gigi. Alam ko, hindi ito yung typical na chicken curry natin, pero ito yung version namin kasi gusto namin maraming gulay. Parang healthy version siya, mga ka-Gigi. Gigi, medyo natuyo na yung pinaka yung sarsa niya. Pwede nyo dagdagan ng konting liquid.
Dagdagan pa natin ng konting milk. Tapos simmer lang natin ng 5 minutes. Tapos mga ka-Gigi, ngayon lalagyan na natin yung kale. Tapos cover natin for 2 minutes ulit. So mga ka-Gigi, dinagdagan ko pa ng gatas kasi gusto namin masarsang curry. Depende sa inyo kung anong curry yung gusto nyo, kung may sarsa or tuyo, or depende sa inyong panglasa mga ka-Gigi. At syempre, huwag nyong kakalimutan tikman ang luto nyo, kung may kulang, kung kulang sa alat, ganun. So simmer lang natin to for 1 minute and then luto na yung ating chicken curry. Ito na mga ka-Gigi, luto na ang ating chicken curry. Yan, so patayin na natin. So alam nyo na kung paano yung ginagawa namin pagka nag-uwi si Keng ng mga leftovers doon sa kanyang pinagtatrabahuhan na restaurant. So tulad nito, yan yung chicken, ginawa namin chicken curry. Marami kang ibang pwedeng iba't ibang klaseng lutong gawin sa mga karne. Marami kaming nagagawang iba't ibang luto sa karne na inuuwi ni Ken galing sa work. Kaya malaking bagay ito sa amin kasi syempre nakakatipid kami. Hindi na namin kailangan bumili. Kaya ayan, meron na kaming chicken curry na kakainin. Chicken donor na leftover naging chicken curry. So yung mga tira-tirang chicken donor, ginawa naming chicken curry. Napakinabangan. So meron na kaming ulam, kaya kakain muna kami. Sana na-enjoy nyo yung version ko or version namin ng chicken curry. Nasa sa inyo yon kung ano yung gusto nyo ilagay na gulay. May kanya-kanya tayong version. So itong version namin medyo healthy version. Kaya ayan. Titikman na ng ating chef. Titikman na natin ang luto ni Hazel. Sarap daw.